ada mari mah. Boleh dah pergi. Ave Maria Purissima, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ikalimang gabi ng Misa Nobinaryo ng Pasko ng Pagsilang na inihahatid ng mga diocese ng Berhe ng Dilasalod, Berhe ng Piñafrancia, Berhe ng Guadalupe, at Our Lady of Nazareth. Mangyari sa akin ayon sa wikam. Sa mga katagang ito, maaalala natin ang bantog na sinambit ng San Juan Florentino sa kanyang unang tagpo sa Mahal na Ingkong. Kung ang hinihingi ninyong tulong sa akin ay para sa ikaliligtas ng sangkatauhan, gawin ninyo sa akin ang nararapat. Mga kataga ng pagtanggap, pagpapasakop, at pananampalataya sa banal na kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo, isinasaad ang tagpo ng pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria. Ang kanyang pagtanggap na natatanging gampanin bilang magiging ina ng Diyos. Mayroon mang kalabuan sa mga detalye ng gampaning ito. Bagamat nagulumihanan nung una, ay buong pusong sinambit, mangyari sa akin ayon sa wika mo. Ang dalawang great revelation na ito ngayon ay naipamalita na. Nagsipagtagumpay na din ang mga katipan. Harinawa tayo ay makasunod at magtagumpay din katulad nila. Higit lalo ang pagtitiwala at pananampalatayang ipinamalas ng Mahal na Ina. Asamin natin na tayo din ay kalugdan ng Diyos. Sa ating banal na pagdiriwang tayo pangungunahan ng kanyang kabutihan, Mario Gerald Rabino ng Order of the Missionaries of John Florentine. Bayan ng Diyos, halina't magsitayo at ating sabayan ang pambungad na awit. Oh,
Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga batid. Tayo po ngayon ay nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mangyawi, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito'y kanyang pagpalain at panatilihin ito na tayo ay maging tapat na mananampalataya sa Espiritong nagpapabanal na pinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwaan sa daigdig. Ito'y nag-aalis sa mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinirinay marapati mong basbasan ang pinagsamang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan at kami ay mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na gawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mamahal sa buhay, at sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisa na tinamin ko sa Diyos sa makapangyarihan at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami.
Kristo, bawaan mo kami. O Kristo, bawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin. O Panginoon ng lahat ng kasaysayan, ng kulay ng lahi at ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig, kami ngayong sambayanan ay lingapin at pagpalain. Pagindapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng iyong anak na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan.
sa tulong ng Espiritu Santo, ang mahal na inyong magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagsalita ang Panginoon kay Akas na ang sabi, humingi ka ng tanda sa Panginoon mong Diyos, maging ito ay kasinlalim ng daigdig sa ibaba o kasintaas man ng langit. Ngunit sumagot si Akas, hindi ako hihingi at di ko tutuksohin ang Panginoon. Na magkagayon ay sinabi ni Isaías, kaya't makinig kayo sa bahayan ni David. Hindi pa ba sapat sa inyo ang yamutin ang mga tao at niyayamot pa ninyo ang aking Diyos? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Tandaan ninyo, maglilihi ang berhen at manganganak na lalaki na tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, naway pumasok ang Panginoon. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Naway pumasok ang Panginoon. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Sa Panginoon ang lupa at ang tanang naroroon, ang daigdig at lahat na nagsisitahan dito. Sapagkat siya ang naglatag ng lupa sa karagatan, ang naglagay ng mga ilog. Naway pumasok ang Panginoon, siya ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang makaahon sa bundok ng Panginoon? Sino ang makatatayo sa kanyang bananadako? Ang may malinis na kamay at nalisay na puso, na di naghahangad ng walang kabuluhan, di nagsisinungaling sa kanyang kapwa. Naway pumasok ang Panginoon, siya ang hari ng kaluwalhatian. Siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon, isang gantimpala sa kanyang Diyos na tagapagligtas. Ito ang lahi ng mga dumudulog sa Panginoon na naghahangad na makita ang mukha ng Diyos ni Jacob. Naway pumasok ang Panginoon, siya ang hari ng kaluwalhatian. Magsitayo na po ang lahat upang parangalan natin ang mabuting balita. Susi ni David na nagbubukas ng mga pinto ng walang hanggang kaharian. Halina, palayain mo ang bilanggong nakaupo sa dilim. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon.
Nang ika-anim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod na Galilea na tinatawag na Nazaret. Sa isang birhen na itinulog sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose. At ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumas sa iyo. Sa mga pangusap na ito ay nagulimihanan siya at pinagdili-dili kung ano ang kahulugan ng gayong bati. Katapwa't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David sa kanyang ama at maghahari siya sa sambayanan ni Jacob magpakailanman at walang katapusan ng kanyang kaharian. Winika ni Maria sa anghel. Paanong mangyari ito? Gayong wala akong nakikilalang lalaki. Sumagot sa kanya ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak mo ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihi rin ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At iyong tinatawag na baog ay nasa ika-anim na buwan niya. Sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Kaya wika ni Maria. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebido. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebido. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebido. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naway sa pamamagitan ng mga banal na salitang ating napakinggan ay mapawi ang ating mga kasalanan. Amen. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon din sa ating mga kapatid na ngayon ay nakikisa sa ating banal na pagdiriwang San Mandako. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Maligayang Pasko mga kapatid. No? Tunay nga na nalalapit na ang pagsilang ng ating Panginoon, ang ating Senior Noemi. Papurihan nga natin ang ating Panginoon, ang ating mahal na lingkong. Sa mga kalalakihan, no? Mga kalalakihan lamang. Kayo ba ay sinagot na ng inyong mga nililigawan? Marahil sa mga may asawa, no? Yung tamis ng oo ng inyong nililigawan ay isang pinaka matamis na salitang inyong narinig. Tama ba? Mga kalalakihan, sa mga tatay, ang salitang oo ng inyong iniibig ang pinaka masarap pakinggan na salitang inyong napakinggan sa inyong buhay. No? At sa ating ang ebanghelyo na ating napakinggan sa gabing ito, na kung paanong ang ating mahal na Birheng Maria ay umoo sa anghel na sinugo ng Diyos. No? Na kung paanong sa kanyang pag-oo, hindi niya alam kung ano ba ang mangyayari. Hindi niya alam kung ano ba yung mangyayari sa future.
ano ba yung sasapitin niya? Kumbaga, ano ba ang kanyang mga dadanasin? Hindi niya alam. Ngunit, sabi kasi ng anghel sa kanya, mapalad ka sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, no? Sa libu-libong kababaihan noon, nung kapanahunan ng ating mahal na ina, ay nabubugtangi ang ating mahal na Berheng Maria. No? Ano nga ba ang meron sa ating mahal na ina? Bakit siya ang pinili ng Amang Yahweh, no? Na magiging ina ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat bata pa lang kasi ang ating mahal na Birheng Maria, no? Ay palagi na siya nasa loob ng templo. At ang kanyang mga magulang ay masasabi natin talaga na kalugod-lugod din talaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang kanyang tatay na si, sino ang kanyang tatay? Si San Joaquin. At ang kanyang nanay ay si Santa Ana. Ay masabi rin natin na itong dalawang ito na magulang na ating mahal na Birheng Maria ay kalugod-lugod din talaga sa mata ng Diyos. Sapagkat ang kanyang tatay ay isang sasardote. Kumbaga, siya ay isang pari, no? At masasabi talaga natin na karapat-dapat nga talaga ang babaeng ito. Na kung paanong siya ang binabanggit sa propesiya ni Propeta Isaías, na mayroong isang dalagang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, no? At sa ating kapanahunan naman, meron ding isang umoo, no? Nung panahon natin Panginoon, merong isang umoo. Sa atin din namang kapanahunan ay meron din, no? At yun ang ating unang patriarka, ang ating Santo Juan Florentino. Na kahit hindi niya rin alam ang sasapitin niya, hindi niya rin alam ang future, kung ano ba yung mga dadanasin niyang mga hirap, pagsubok, problema, ay buong puso siyang, buong pananampalataya, buong pananalig din siyang umoo. Hindi lang sa anghel, kung hindi sa ating mahal na ingkong. No? May magkaibang kapanahunan, pero makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat, nung umuo ang mahal na Birheng Maria, natupad ang misyon ng Diyos na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Gayun din naman, nung umuo din ang ating Patriarka, Santo Juan Florentino, ay natupad din ang misyon ng Diyos Espiritu Santo na nagpakilala sa atin bilang mahal na ingkong, no? Kaya mahalagang ating pagdalinilayan sa ating buhay na ang ating mahal na Birheng Maria ay pinili din ng Diyos. Ang ating Santo Juan Florentino ay pinili din naman ng mahal na ingkong. At tayo naman dito na mga binasbasan at inirang ng Diyos, eh masasabi nating pinili din tayo ng Diyos. Ngunit, may katanungan. Ano naman ang kaya nating ibigay sa Kanya? Kung tayo pala ay Kanyang pinili, kung tayo pala ay pinagkatiwalaan din Niya, ano naman ang kaya nating gawin para sa misyon Niya? No? Kung yung dalawang ito ay naging ugat o naging panimula, eh tayo naman, ano naman ang ating magagawa? Kaya sa ating ikalimang misa na binaryo o sa ating ikalimang simbang gabi, no? Ang mahal na ingkong ay binibigyan tayo ng pagninilay-nilay sa ating buhay. Binibigyan tayo ng dalawang karakter na kung paanong itong dalawang ito
ay hindi nila inalintana ang kanilang dadanasin, sapagkat buong puso sila, buong pananalig silang nagtiwala sa Diyos. Dapat tayo rin, no? Mga mananampalataya, Katolikong Kristiyano, dapat tayo rin ay buong puso na sumagot sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang bahala sa atin. No? Lahat ng bagay na wala tayo, lahat ng bagay na hindi natin makakaya, kung kasama natin ang Diyos, ang ating mahal na lingkong, lahat ng ito ay ating makakaya. Amen. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na pong lahat at ating awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariyang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama. May kapal, maririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako
sa Diyos, Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama na sinasamba at niluluwalhati kasama ng Ama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolik at Apostolika, at sa isang biniyag ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 Sa patuloy nating walang kapaguran paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating hilingin sa mambukalang awa na sa ating lahat ay panatili ng kasiyang loob na bigay niya. Naway palakas niya panglalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong. Ang Diyos Espiritu Santo at sa kanyang Apostolic Catholic Church upang tayo ay umunlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. May kayatawa ng ating wagas na pagkakaisama ng hina sa iyong simbahan. Bunga na mamaling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at papagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan mang dako at loobin maging mabuhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan. Para sa lalong katatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaisa ng kanyang ikalawang Pangulo Sara Duterte, pagkaloban ninyo sana sila na mabuting kalusugan lagi. Ingat na patubayan sa tuwi-tuwi na sampu ng kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas sa mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na sa amin ay nauna nang lumisa sa daigdig na ito, naway yakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at papasakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At sa ating mga pansariling kahilingan.
lalong-lalo na ang mga kahilingan ng iyong Apostolic Catholic Church. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos sa bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana iyong dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis sa pagsinta. Ipagkaloob ninyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapanabangan ng iba. Sa ngala ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, ang mahal na inapuon bato sa tunay ni Santo Juan Florentino at Santa Maria Berhinya, papuri ngayon ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat at tayo darako na sa pag-aalay. Namin ang tinapay na inaalis sa iyo na galing sa lupa bunga ng aming paggawa upang maging tinapay na magdudulog sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangalan Diyos ngayon at pagpakailanman. Nasa gisa ng pagpapala mo gawa. May tuma at pag-ibig. Nais ko laging hatid ang
ang buong ilim. Purihin ka, o Panginoong Diyos, sa lahat ng kinabal sa bagas ay kumulang dinagap namin ang alak inaaling sa iyo na galing sa punubas at pinagpuburan ng tao pa maging inumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at pagpakailanman. Magsitayo na po ang lahat para sa banal na pag-iinsensyo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buong simbahan niyang banal. Sa lalo naming ikababanal, paghintapati mo ama at tanggapin itong aming mga handog na nagmula rin sa iyo. Pasidin mo pang lalo ang aming pananampalataya ng iyong sambayanan upang kaming lahat ay wagas sa mga paglingkod sa aming kapwa. Alang-alang sa anak mong si Jesus, na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan. Sa kapangyarihan na rin ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagkat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo sa tulong ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong na sa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tunay nga marapat at patuwid na luwalatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarap na maging iyong bayang banal upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunhi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Magsilohod na po ang lahat. Ikaw nga, o Ama, ay tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal.
sapagkat sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristong Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa bumagapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ng isang malinis na handog. Kaya iniling namin, Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mo si Jesucristong Panginoon namin na siyang nagutos upang idaos namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagkalulusiya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, gayon din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay iyon sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Nasa inyo sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Tatayo na po lahat. Ipagbuni natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kaya Ama, bilang pangunitas na nakaliligtas sa kamatayan ng iyong anak, sa kanyang malawalhating muling pagkabuhay at pagkakyat sa langit, samantalang hinihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inaalay namin sa iyo sa pasasalamat na ito, ang sakripisyong buhay at banal. Tungayan mo sana mga alay na iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagalo mo na kami makikinaban ng katawan at dugo ng iyong anak. Ay mapuspos ang Espiritu Santo ang mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabagiran ng pamana ng mga hirang kasama ni Santa Maria, Berheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, at lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ang mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, na ang adog na ay pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang tinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolika, at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalaim at gabayan ng iyong abang lingkod, ang aming ikalawang patriarka na si Juan Almario, ang aming senior archbishop na si Juan Norman, ang aming mga obispo, mga katuwang na obispo, kaming mga kaparian, Diakono, Diakonesa, Madre, Nobisyada, at lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit,
ang Order of the Missionaries of John, Florentine at ang Congregation of St. Maria, Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami ay patuloy ni pamagitan at ipanalangin na iyong banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, gayon din ang aming unang patriarka at ama, Santo Juan Florentino, ngayon at sa darating pang panahon. Isinasamo rin namin pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang mga ecumenical na patriarka ng Constantinople, ang patriarka ng Roma, mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gresya at Pilipinas na si Juan Almario, kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga sponsors ng misang ito. Kukupin mo ng buong awang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay saan man sila naroroon, ang aming makapatid na yumao at ang lahat na namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na ang mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord have mercy at your forgiver apostolate, at ang lahat na nakatala narito na sa lahat ng misa'y panghabang panahon naming ipinapanalangin ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananali kami magtatamasa nang sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kaming iyong mareliyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Lobi mo kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina Santiago, Juan Tomas, Santiago Ikalawa, Felipe Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, kayo din sina San Lino Cleto Clemente, Sixto Lorenzo Esteban, Matias Crisostomo, Basilio Cirilo at Santo Juan Florentino, kasama rin sina Santa Mariang Berhen, ang Teotokos ang ina ng Diyos, kayo din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria, Virginia, at lahat ng mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabuti na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, O Diyos, Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Bilang nag-iisang bayan ng Diyos, lasob nating awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Jesucristo. Sa lupa para nang sa langit
hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ilikta sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananambikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakalob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pag-ibig, pagsakripisyo at pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pag-alaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na inkong nabubuhay ka at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa ating mga kapatid na ngayon ay nakikisa sa ating banal na pagdiriwang saan mang dako, kapayapaan sa inyong lahat. Kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang ating Panginoong Hesukristo na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalanawa tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagsanggalanawa tayo na dugo ng ating Panginoong Hesukristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat.
Ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisisihan ng buong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa, sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos sa napakabuti at maaway at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. Magsiyo ko po ang lahat. O Diyos sa manaawa, sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, pinag-aisa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa aming lahat, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang ordinadong pari ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ang inyong mga kasalanan sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin na pong samahan ang ating mga kapatid na ngayon ay nakikisa sa ating banal na pagdiriwang San Mandako sa kanilang panalangin, kumunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoong, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong kumunyon. Mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambanan na iyong minarapat, kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winikam mo, ikaw ay naparito, upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo ay pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, pagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay tumutulog sa iyo. Amen. Sa ating mga kapatid na ngayon ay nakikisa sa ating banal na pagdiriwang San Mandako, tanggapin ninyo ang katawan at tugon ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang lahat po'y malaya na makatatanggap ng banal na katawan at tugon ng ating Panginoon. Thank you.
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. A thrill of hope, the
misang ito ay Ali Panalangi, ni Jaunel Santorina, gayon din ni Apo Enbeba de Avila, Ali Panalangi din ni Apo Vicente de Alexandria, gayon din sa mga panalangi ni Apo Florencia de Alexandria, gayon pa rin ang Sabang Family. For the speedy recovery ni David Riva Monte, gayon din for the Thanksgiving. And to that, ni Dexy Riva Monte, success ng sibling auto farm. For employment ni Romeo Sabang, gayon din for the internet post na Priscilla Seppen, gayon din ni Lupina and Albino. Ali Panalangin din ni Becomes Elisa de Alexandria. Ali Panalangin pa rin Mr. Eduardo Uligo. Ngayon din ni Mrs. Cecil Uligo. Ngayon din. Ali Panalangin din ni Maria Perpetua de Alexandria. Ngayon din ni Apo Lucy de Alexandria. Ali Panalangin pa rin ni Apo Perfecto de Avila. Ngayon din. Ali mga pag-ali din sa mga panalangin ng Bugayong and Recreo family, kay din ni Apo Micaela de Padua and family. Ali panalangin pa rin ni Eric Blanco and family, kay din ni Melanie Pisabang. Kay pa rin sa mga panalangin pa rin ni Angelita Alia Blix Pipito, kay din for the healing and protection ni Serapinis Kim Yubo Cruzades. Ngayon din, Ali Panalangin din ni Third Order Vivian and family. Ali din sa kaluluwa ni Lidia Longares at Separado Longares. Ngayon din, with the help ng Galindo family. Ali Panalangin din ni Yes de Maria and Dominic. Ngayon din, Ali Panalangin din ni Yes Mediatrix. Ngayon din ni Serapinis Luke Gabriel. Ni Apo Adora de Alexandria. Kay din sa mga panalangin pa rin ni Apo Alexander de Epeso. Kay din ni Apo Dionisa de Alexandria. At ni Apo Angela de Jerusalem. Ang ating mga mass sponsors sa araw na ito. Good health and protection and personal intention ni Archbishop Juan Norman and Lotok family, kayo din ni Nanay Evangelina, Tatay Benito and Cardinio family ng Pasig, ni Third Order Beatriz Katunggal, Venaceda and family ng Canada, ni Apo Irene Angie Galigauli and family ng Venezuela, kayo din ni Apo Cesar, Apo Adora and Galindo family, kayo din ni Apo Cornelia Elvira, Apo Harap Beda Buason and Antonio family ng Canada. Gayun pa rin ni Apo Wilfreda Venus, Apo Elpidio Iskirey Kayabiyab and De Vera family ng Canada. Gayun din ni Decones Estela, Hermi and Añasco family. Gayun din ni Apo Herwina Leoni and Del Pilar family. Gayun pa rin ni Apo Cresanto, Apo Carlota Badong and Garay family ng Pangasinan, Tandale family at ng Limet and family. For the spiritual enlightenment ni Fredalyn Bawson Perez. Ngayon pa rin thanksgiving and good health and protection ni Limet family for the success ni ng Laundry Limet family. Healing and speedy recovery ni Angelita Stephanie De Leon and Annalyn Jeronimo, ganyan din na Rosemary Mendoza, Serapines Edgar, Freddy Maningo, Remedios Arciosa, ganyan din ni Apo Elena de Siena. Alay din sa mga kaluluwa ng konsorsya, Lidia Carlita, Guillerma Osias, Edmond Abilardo Bauson, Alberto Melencio, Loranto, Arturo Antonio Nestor, Jesus Pedro Jr., Sonia Pelomina, Gregorio
Silverio and Salvador at sa lahat ng mga kaluluwang wala nang nakaalala. Magsiluhod na po ang lahat. Kaluluwa ni Kristo. Pabanalin mo po kami. Katawan ni Kristo. Iligtas mo po kami. Dugo ni Kristo. Paging dapatin mo po kami. Tubig po at tagirira ni Kristo. Hugasan mo po kami. Pagdurusa ni Kristo. Palakasin mo po kami. O mabuting Jesus. Dinggin mo po kami. Sa loob ng iyong mga sugat. Itago mo po kami. Huwag mong ipahintulot. Na kami mawalay sa iyo. Sa masamang kaaway. Kami ay ipagtanggol. At akitin mo kami sa iyo. Upang kasama na iyong mga banali pagbunyi ka namin. Magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Bago tayo dumako sa ating pangwakas na panalangin, ay nais ko pong pasalamatan ang ating mga abalang lingkod sa gabing ito mula sa Diocese ng Our Lady of Good Health, Salud. Palakpakan po natin sila. Gayun pa rin ng mula sa Rizal, ang Our Lady of Guadalupe. At sa International Diocese naman natin, ang Our Lady of Nazareth. Palakpakan po natin sila. Marami pong salamat. Tayo ay manalangin. Aming masintayang Ama na walang hanggan ang kadakilaan. Maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan na pinakinabangan naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalan nawa kami nito sa bingit ng buhay, lalong-lalo na sa kasalanan na kamamatay. Lahat nawa ng aming kahilingan ay iyong ipagkaloob para sa kababanal ng aming buhay sa tulong ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo at sa mapagaling po magitan pa rin ng aming mahal na inapuun bato ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ating ikalamang misa na binaryo ay naganap na. Humayo kayo, ipahayag ang pag-ibig, kapayapaan at kaluwalhatian ng Diyos. Magmahalan kayo at maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa inyong lahat at papurihan at pasalamatan natin ang ating mahal.